Kasama kayong pamilya ko. Kaya pinush ko rin yung sarili ko na kung kaya nila, kaya ko. Why not? Try ko. Pag gaya na pag nag-failed, wag ka suko. Laban lang. Ayun, hanggang nakuha kayo yung goal ko. Para mag-i-snow ngayong hapon na ito, it's 3 o'clock in the afternoon at meron tayong ka-meeting today na isang content creator na sikat sa Spruce Grove at i-interview natin siya. So tara na, we'll see how it goes. I'm going to call him first. Hello sir! Hello! Kabayang Jomar! Sir. Ano? Yes sir! Papunta na ako! I'll be there in 20 minutes. Okay. See you. Jubilee. Okay. Okay, sige. Ayan na si Kabayan na i-interviewin natin. Ito. Oh, ayos! Buti naman! Nauna pa kayo sa akin! Galing tayo sa skip eh! Ah, ganun ba? Sige! Ano? Dito na tayo! Dito na! Sige! Okay, sige! Ganun! Busy-busy ka sa ano mo ah! FB Reels mo ah! Sir! Ha? Ayan, oh, sikat na to sa ano, sa FB, follow nyo. Ay, tama lang sir, mas ano kayo. Tama lang sir, may mga kaibigan tayong, ano eh, i-vlog daw yung kanilang mga negosyo, yan. Exactly. Oo, okay. Pinaporoon natin. Isama natin dito sa video natin. Yan, sasakyan ko, medyo madumi na. Alam ko, polis eh. Oo nga eh, pang ano lang yan. Pang, para kunyari, pang YouTube si sir. Ayun. Ayos, dito na lang siguro tayo. Tayo. Yun! Ayos! Kita ka ba? Ganda ng ano. Ayan! Oo. O kahit dito ka na lang. Oo. Oh, para tayo ay makakwentuhan natin itong si Jomark. Yun. Jomark from Spruce Grove. Dito ka ba talaga sa Spruce Grove nung dumating ka dito sa Canada? Noong 2017, yes sir, dito na. Ah, dito na. Mm-hmm. But prior to that, kasi alam nyo mga kababayan, na meet ko to si Jomark by ano lang talagang accident hindi naman siya planned eh no. Tinawag ko lang si sir. Sir. Oo. Pumunta ako ng McDonald's. Sabi ko magwa-washroom nga ako sa McDonald's eh. Tapos nakita ko siya, sabi niya na-recognize niya ako and ako naman pagka meron tayong mga kababayan na nakaka-recognize sa atin. It's a privilege para sa akin na ma-meet kayo yan. Na mga kababayan natin. Siyempre, kasi gusto nating ma-interview sila, malaman natin yung kanilang mga pinagdaanan, yung journey nila. Yes. Papunta, lalo na doon sa mga nangangarap na pumunta dito sa Canada, kasi that is a living example na masusundan nyo yung kanilang kwento, yung kanilang journey. May inspire kayo kung paano sila nakapunta dito sa Canada. Yan. Diba? Kaysa, siyempre, kung halimbawa, siyempre, nagkikwento naman ako ng mga experiences ko, pero iba pag nanggaling doon sa mismo mga kababayan natin na naka-experience. Yun. Diba? And gusto ko nga na, kasi in-interview ko na siya actually, sa cellphone ko. Sabi ko, hindi, mas maganda mag-set up tayo. Diba? Para mas maganda, ma-interview ko ito na mas maayos. Yan. So, ito na yun. At ito na yung pagkakataon na yun. But prior, before that, siguro invite mo sila sa ano mo, na i-follow ka rin. Oh, yun o. So, aking yes. FB page. Yes. Oh, mga kababayan, please follow my FB page. Yeah. Ang pangalan po, Jomark Pasaporte. Yeah. Open parenthesis, Daddy Jomark TV. Ano lang yun, daily vlogs. Yeah. Then, more in food delivery as a skip the dishes at DoorDash driver. So yan ba yung ano mo? Yan full-time ba yung job. Full-time job mo? Yes sir. Okay. But bago ka nakarating dito, kailan ka ba dumating dito talaga sa Canada? Yung una-una, yung aking unang dating dito sir, 2012.
as a sanitation cleaner. Okay. That time kasi 2012 din ako umuwi galing sa barko. Mm. So hindi ako nakabalik dahil meron akong pending sa medical. So ano trabaho mo sa barko? Baker, head baker ako doon. Baker ka. Ano pero, yan? Cruise ship yan? Cruise ship, sir. Cruise ship. Okay. Bago yun, ano ako, sir, mga 2 years akong galley utility. Okay. Parang, kumbaga dito, so, kitchen helper. So, may experience tayo doon, tapos naging baker tayo. So, to make it short story, sir, 2012, di ako nakabalik, galing pa ako ng ano, land base. So, ibang opportunity naman. Ano. Bakit mo naisipan ng Canada? Actually, kasi nung nag-cruise ship kami, dumadaon kami dito sa Vancouver. May mga katrabaho kami na welder. Sign up siya. Ibig sabihin tapos na yung kontrata. Pauwi na. Hindi siya didiretso ng Pilipinas. Kasi yung wife niya nandito. Ah, okay. Sakto naman, yung sign up niya, yun ang pa-PR nil. PR ng misis niya. So, siyempre pag ganun, uwi ka, diba? Para kunin yung pamilya. Eh siya, nasa barko. Doon siya nag-sign up. Tapos kinuha na rin yung anak galing Philippines. Okay. So doon kami na-inspire. Ba, pwede pala yun. Kaso lang, hindi ko alam kung paano mag-apply. Kasi kala namin direct siya eh. Oo. So di nag-research ka? Nag-research, sir. Paano makapunta dito sa Canada? That time, nakita ko sa dyaryo. Dyaryo pa dati ngayon. Oh, Manila. Ngayon mas madali na kasi Facebook. Oh, Facebook. Diba? Manila Bulletin yun, sir. Hindi ko makalimutan. So, medyo ano, sanitation cleaner. Dalawang isip pa, ano pa yung sanitation? Uy, naalala ko. Kasi tawag sa ano, cleaner kami, no? O, sanitize mo yan, ha? O, from top to bottom. Yes. Uy, parang ayun na yun, ha? Ito yung cleaner to. Baka sa hotel ka ako. Yun pala, sa isang ano, meat processing sa Red Deer. Ah, sa Red Deer naman yun. So, yun yung unang punta mo dito. O, 2012, diba? October. O, ano yun? Saan ka nag-apply nun? Sabi ko na, sir. Okay. Golden Horizon. Pero ngayon, active pa rin siya. Active pa rin. Golden Horizon sa Novaliches. Legit naman yung agency na yan. Legit. That time, pagdating ko ron, nakita ng may-ari. Baker ka pala. Sabi, tumansan ko, nagpaalis ako ng mga 50 baker. Wow. O dito sa ano yun, Alberta rin. Pero sabi ko, ma'am, may experience naman ako sa, as a cleaner. Nakita niya yung resume ko. Uy, cleaner ka pala, sabar ko. Yes. Alam mo yung mga system ng ano cleaning, yung 3-bucket system. Wash, rinse, sanitize. So, tapos yung dito, meron pala dito heat sanitize. Ah, okay. So, kumbaga alam mo na yung proseso. Tapos nakita niya, sanitize. Meron akong Canada visa, US visa. So, nakita niya yung experience ko. 200 kami nag-apply, 50, 51 o 52 kami na-hired. Wow, dami ano. Dami kayo. Kasi factory yan eh, di ba? Oo, parang ang katumbas sa atin yan, Monterey. Yung dito, meat processing. Sa Red Deer, Olimel. Sa Calgary, yung Cargill. Yan bang Cargill or yung meat processing factory na pinuntahan mo? Anong kinakater niyan ng mga ano dito? Businesses? Kung wala, saan sila nagpo-provide? Actually, nakita ko yung product nila sa Superstore, Walmart. Sa Red Deer, ano yan, puro pork. Okay. So, lahat ng ano, sir, ng cuts, nandyan. Pork chop, mga ganun, mga giniling, dyan pinaprocess sa Red Deer. Okay. Nakalabel na, tapos i-distribute na lang sa all over Canada. Yung sa Calgary naman, ano yan eh, beef. Okay. Doon ay, yun ang, kung sa Red Deer, Olimel, exclusive lang yung puro pork. Sa ano, sa Cargill, sa beef naman siya. Puro beef sa Calgary. Diyan ka rin ba na PR sa hindi, sir. That time bumagsak tayo sa ano, IELTS. Di tayo seryoso. That time di tayo seryoso. So ano nangyari? Kumuha ako ng IELTS, bumagsak ako sa listening eh. 4.0, 4.5 ang passing. The rest ano ako eh, above average. Sa listening, medyo ako nag-failed. Tapos, sabi ng ano ng employer, eh medyo short na yung ano namin eh, in time. Kumuha ng panibagong mga cleaner. Ngayon, sinabihan na kami, kung gusto niyo umuwi, pwede kayong umuwi o mag-stay, mag-arap kayo ng panibagong employer. Okay. So, yung narinig ko yun, eh hindi na kami rinrenew. Inunahan ko na. Nag-resign ako, 5 months pa, bago ma-expire yung aking work permit, pati yung Lamia, pumunta ko na Edmonton. Sa mga ka-church mate ko. Yan. Tapos, nakahanap ka ba agad ng trabaho? 5 months, wala. 5 months, wala ka ng trabaho? Punta ako sa Indeed.
Okay. Yan, dalawang tumawag sa akin. Mm-hmm. Ang Cobbs. Pwede ko banggitin. Sige. Cobbs bread. Kaibigan ko yung ano ko sa Cobbs bread, si It's Marky. Mm-hmm. At yung akin mga brethren diyan sa Edmonton. Ayun. Yan, tama-tama. Nag-check ako sa Indeed. May open Lamia. Oh. Dalawa yun, sir. Isang Spruce Grove, isang Edmonton. Mm-hmm. Una tumawag yung Spruce Grove. Then, after ng interview ko, tumawag yung ano sa Edmonton. Eh, wala. Nakapirma na ako eh. Gusto ko sana sa Edmonton, kaso lang. Wala na. Mm-hmm. Kaya dito ako pinalad. Okay. So, dito na sa Spruce Grove yan. Oo. Mm-hmm. Tuloy natin story yan, sir. Sige. Maganda pa rin. Tumo, pagdating sa Spruce Grove, 8 months lang ako, sir. Oh. Kasi di ko na i-process nga yung ano. Yung aking hindi ako nag-take ng IELTS ulit. Mm-hmm. Naubos yung time ko, tapos yung passport ko, tama-tama, expired ng January 1. Tapos, ganun din yung aking Lamia sa Spruce Grove. Mm-hmm. So, December 29, umuwi ako. So, naka 8 months lang ako dyan. Okay. Umuwi ako for good kasi meron akong tax refund ng laki. Yeah. Ganun pala yun. Pag 5 months kang walang trabaho, tapos sabay magtatrabaho ka, siguro mga half, lang yun. September ako nag-work. Tapos, umuwi ako October? Mga ganun, hindi, January pala, ako nagtrabaho. 8 months, mga March? March, April, March or May ako na. March or May ako na, nahir siya, sa Cobbs Bread. Mm-hmm. Kasi sumatotal, 8 months lang ako eh. 8 months lang. Mm-hmm. Tapos umuwi ka? Umuwi ako, for good. Ibig sabihin, di ba, sa nabanggit mo, nag-take ka ng IELTS, nagpa-process ka ng permanent resident. Napaid ako nun, hindi ko sir naituloy. Hindi ko naituloy. Hindi mo naituloy. So, hindi ko nabigyan ng time para mag-retake. Mm-hmm. Pati hindi ko na-check yung aking passport. Mm-hmm. Pa-expired na. Okay. Ng January 1. Kaya nag-decide ka na lang na umuwi. Oo, kasi hinahabol ko yung uso yung sir, yung, ang tawag niya yung passport, yung may mobile, papasyal ko yan sa Edmonton. Ah, ano yan? Ano ba yun dati? Ano ba ang tawag dyan? Parang hindi na tayo pumunta sa Calgary. Mm-hmm. So, hinahabol ko yun, wala na dito sa Edmonton. Mm-hmm. Balik sa Calgary, so wala akong sasakyan. Mm-hmm. Di pa ako marunong mamasahe. Yeah. So, mas sabi ko, uwi na lang ako kasi nakatanggap ako ng medyo malaki sir. Sabi ko, uwi na lang ako. Mag-negosyo na lang ako. Mm-hmm. So, nag-decide ako umuwi. Nagpaalam ako sa boss ko. Ayun yun yung nagamit mong pera para makauwi ka at the same time nagtayo ka ng negosyo sa Pilipinas. Mm-hmm. San ka ba sa atin sa Pilipinas? I'm from Cavite. Cavite. At doon ka nagtayo ng business? Oo. Anong klaseng business yan? Pizza. Pizza. Mm. Okay. Pero... So, kung umuwi ka ng Pilipinas, gaano ka katagal sa Pilipinas bago ka nag-decide ulit na bumalik, na bumalik naman dito? Umuwi ako 2015. Mm-hmm. So, tapos nakabalik ako dito, 17. Almost 1 year ako nag-negosyo. Mm-hmm. Nag-flop. Okay. Bumalik ako sa back to zero, pag-apply ako ng Seaman. Lahat, back to zero. Uh-huh. Seaman's book, passport, lahat expired eh. Back to zero ako. Pero na-comply ko naman within 2 months. Mm-hmm. Tama-tama. Hindi na bumalik sa cruise ship. Offshore naman. Offshore naman siya. Okay. And then after that, nakapag-offshore ka, matagal ba? Matagal din, sir. May unang-una kong kontrata, 5 months. Tapos, walang balik. Mahaba bakasyon. Apply ako sa ibang kumpanya. Mas maganda. 28 days on, 28 days off. Sa US naman yon. Tapos, pag bakasyon, balik ka sa Pilipinas, may allowance pa kayong mga 35,000. Tapos balik ulit sa barko, paribagong kontrata, para 1 month lang. 1 month sa Amerika, 1 month sa Pilipinas. Parang ginagawa mong bakasyonan yung Amerika. Parang bakasyonan lang. Mga naka-4 na kontrata, yun, saka ulit na nakabalik ng Canada. Paano ka naman nakabalik this time dito sa Canada? Yung unang kontrata ko sa yung mga 1 month on, 1 month off, pa-sign on pa lang ako, nasa ano pa lang ako, San Francisco pa lang, naka-receive na ako ng email. Email? Galing kanina to? Yung pinanggaling ko nga, na Cobbs Bread. Pero, di ba, 8 months lang ako. Uh-huh. So, after 1 year, almost 2 years, nag-email, 4 na baker ang kailangan niya. Wow. Kaso lang, ako lang yung nagtiwala. Mm-hmm. O, ako lang yung kumbaga, maliit yung sahod, sir. Mm-hmm.
unlike pag sa Simang kasi buong buhay walang tax. Mm-hmm. Kung 3,000, 3,000 sahod mo, mabibigay mo lahat sa pamilya mo yon. Unlike dito, ang bigay sa akin 15. Wala pang overtime. Wala mga isa ano lang yun. Wala pa 1,000. Quincenas o yung by week. Oh, tinis ko yun. Pati that time talaga sinugrado ko ako kahit medyo malito. To. Talagang in God grace. Sabi ko, within 1 year or 2 years, makuha ko pamilya ko. Yun na nga. Yun na nga. Kahit di pa ako, di pa ako nagpa-plus ng PR. Kinuha ko, sir, spousal at student visa. Mm-hmm. Buti, naalala ka pa ng employer mo that time, di ba? Siguro, sir, yung ating skilled. Oo. Oh, oh, kasi kung di maganda yung iniwan natin, di tayo maalala. Oo nga. Maganda yung pinakita natin. Kasi given the fact na umuwi ka, nag-business ka, tumagal ka ng Pilipinas ng ano? Almost two years. Tapos, sipin mo, no? Talagang naisip ka pa naisip ulit ako. Niya after 2 years. Mm-hmm. Na, oh, i-hire ulit natin kasi ito. Nagbukas siya ng panibagong bakery nung sa Windermere. Mm-hmm. So, 4 ang kailangan niya. So, hindi ko rin masisi yung mga kaibigan ko kasi talaga maliit, sir, kukumpara mo eh. Mm-hmm. Ako naman, talagang sayo ko, eh, maganda yung pag nandito ka at kasama mo pamilya mo, kasama mo anak mo, maganda yung future na ibibigay ng Canada. Yung opportunity, di ba? Sa una lang yung maliit eh. Tama. Yung ngayon, medyo na, alam na natin discard eh. Ayun nga eh. Minsan kasi nadi-discourage yung mga kababayan natin eh. Oh, sa tama. Mga ganyan eh, di ba? Parang desisyon yan sa kanila, lalo na yung mga kababayan natin na magaganda na ang posisyon, kalagayan sa Pilipinas. Diba, meron silang siguro negosyo, malaki ang sahod, maganda ang posisyon sa isang trabaho. Now, given the opportunity na inihahain sa kanila dito sa Canada, yun pag minsan yung nagiging hindrance eh. Diba, sa kanilang desisyon na pagpapalit ko ba ito versus dito. But ikaw, nakita mo is hindi yung liit ng sahod ngayon, but yung magiging future mo dito. Diba? Nag-ano ako, advanced ako. Advanced thinking. Uy, ako na PR. Hindi ako manatili dyan. Manatili. Pero bago ako na PR, nakukuha ko yung open work permit. Tinaas na naman ako, sir. Ayun. Taas, 21. Oo. Kasi natakot eh, baka umalis ka kagad. Alam mo naman, ganun dito, sir. Eh. Exactly. Ayun. Ayun. Lapag part-time pa tayo dito, sir. Tama. Open work permit ako. Kasi pag minsan yun agad, alam mo, minsan may na-encounter ako, parang sahod pa lang na na-discourage agad. Discourage sila. Na talaga. Diba? Kasi yun pa lang yung nakikita nila sa ngayon eh. Para kasi magiging stepping stone mo to eh. Mm-hmm. Diba? Tama. Kung talagang malawak yung pananaw mo, diba, kung may mga, lalo na kung pangarap mo sa buhay, makuha yung family mo dito, mabigyan sila ng magandang future. Mm-hmm. Diba? Yun yung nasa isip mo eh. Kaya nga very important, pagka halimbawa, kahit sa mga bansa ka pumunta eh, ang important, yung iyong ano, yung goal mo. Yung goal, diba? Goal mo. Ang goal ko na, sir, within, kako sa sarili ko, within 1 year, makuha ko yung pamilya ko. Kahit di pa ako PR, yun. Kahit wala akong pera, discarte. Oo, awa naman ng Diyos na dala mo sila dito, di ba? May mga, ayan, gaya ng employer ko, pinahiram ako ng pamasahe, pati pang process ng ano nila. Wow. Wala ako, sir. Grabe. Oo, bihira yung ganung employer, di ba, na papahiramin ka pa para mag-process ka. Ibig sabihin, yung employer mo that time, gusto rin talaga na mabigyan ka ng magandang future sir, dito, di ba, makuha yung family. Sila rin nagsasabi kasi, ano din sila eh, parang kagaya din natin. Mm-hmm. Puti lang, pero galing Germany, galing Croatia. Mm-hmm. Eh, yung father nila, parang ano, welder. Mm-hmm. Ganoon din nangyari. Kaya alam nila yung feelings na malayo yung pamilya. Kaya sabi sa akin eh, kung hanggat maaari, kunin mo kagad pamilya. Sila nag-encourage. Yun. Kasi yung employer mo, naranasan nila yun. Oo. Diba? Yung ganun, yung hirap at saka sacrifice na ginagawa natin for our family. Mm-hmm. Kasi yung malayo ka sa pamilya mo. Mabigat yun. Oo, mahirap yun. Mahirap yun, nagtrabaho ka. Oo. Iisip mo sa Pilipinas. Tama. Pinipilit mo lang maging masaya. Totoo yun. Pag buhay OFW ka. Exactly. Kaya talagang, yun nga, mag-focus ka sa goal mo, di ba? At ngayon naman, ano sa palagay mo ang situation mo ngayon? Successful, sir. Oo. Gaya ng ano ngayon, plano natin next year, yung big project natin, sir. Yeah. Ayun! Yun. Ano ba yung big project na yan? Nagpa-plano tayong kumuha ng bahay, sir. Yeah. Yan, oo. No. Yun naman talaga ang kailangan ng ano eh. Mm. Hindi pwede tayong manatili sa apartment, townhouse. Mm. No. Ayun. Big dreams, di ba? Oo. Oo.
Kung sakali meron kang ibibigay na advice sa ating mga subscribers na nagnanais makapunta dito sa Canada, what would be that advice? Ayun, ito lang masasabi ko sa ating mga kababayan. No? Kung kunyari, kung dreams nyo pumunta ng ibang bansa, Canada o US o ano man yan, o Europe, i-push nyo sarili nyo, gawin nyo expression yung mga nangyari sa buhay nyo. Na ayoko sa ganito lang, dahil gaya ko, seaman, ayoko laging ano eh, yung maging routine ng buhay ko, barko, bakasyon. Gusto ko yung makakasama ko yung pamilya ko. Kaya pinush ko rin yung sarili ko na kung kaya nila, kaya ko. Why not? Try ko. Pag nag-failed, huwag kasuko. Laban lang. Yun, hanggang nakuha kayo yung goal ko. Tama. Fight lang. Laban ang laban. Yan ang Pinoy eh. Yeah, exactly. Yan ang tatak ng Pinoy. Mm-hmm. Diba? Kailangan na, sabi nga nung... Pagnatapa, bangon. Yun, ganun lang. No? Kasi talaga namang, alam mo, yung failure part. Kumbaga, cook ka, di ba? Baker. Baker ka. Ingredient yan. Oo. Nag-failed ako. Oo. Baksa ko sa IELTS eh. Uwi Pilipinas. Ayun. Ako tayo ng employer. Second chance. Mm-hmm. Sugod. Pahinga lang. Go ulit, di ba? Yan ang magpapatatag sa'yo eh. Oo. Diba? Sa mga, yan mga pagsubok na yan para makamit mo ang iyong pangarap sa buhay. Lalo pag para sa pamilya. Exactly. So, siguro hanggang dyan lang mga kababayan. That's it for us today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, at inspiring story na katulad ng shinare ni Joe Mark. Alright, I will see you God willing on my next video. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayos. Thank you. Thank you, sir. Thank you, kabayan.